kung nababato na sa buhay ngayon at nais namang medyo na maaliw, ay ito ang mga lugar na talaga namang pupukaw sa inyong malikot na imahinasyon. Ang Camelot. Ang Camelot ay nanggaling sa sikat na libro na siya namang pinagbibidahan nitong si King Arthur. Walang makapagsasabi kung totoo nga ba o hindi ang sikat na haring ito. Ngunit kung maaalala, dito makikita ang bilog na lamesa. Ito ay mas kilala sa katawagan na ang Round Table, kung saan ang mga magigiting na mga knight ay umuupo bilang pantay-pantay. Ang Camelot ay napapaligiran ng kagubatan, magagandang ilog at mga sapa. Sa Camelot, ang motto nila ay ang walang hanggang kapayapaan. Sa Camelot din matatagpuan ang magandang si Guinevere. Ang Garden of Eden. Sa harding ito, walang kailangang magtrabaho. Sa lugar na ito, bukod sa chill lang at lahat ng nais ay maaaring gawin, maliban na lang sa pagsuway sa utos kung ayaw na magaya sa unang mga tenant na sila Adan at si Eva. Sa lugar na ito, maamo ang lahat ng mga hayop. Maaaring sumakay sa tigre o leon, ngunit huwag makakalimot, isa lamang ang dapat na pakatandaan: huwag kang susuway. Ang El Dorado. Kilala ang lugar na ito bilang ang siyudad ng ginto, ang lugar na malamang na ang pinapangarap ng lahat. Sa lugar na ito, makikita ang walang katapusan na supply ng ginto. Ayon sa kwento, nasa lugar na ito makikita literal ng lahat ng hinahanap mo. Ayon sa alamat, ang El Dorado ay matatagpuan sa South America. Ngunit magpasa hanggang ngayon, ay wala pa rin namang dito ay nakakakita. Ang Cocagne. Sa lugar na ito, lahat ay kabaliktaran. Ang amo ang utusan at ang utusan ay ang amo. Malaya ang lahat na gawin, ang lahat ng labag sa batas. Upang mas madaling maintindihan, lahat ng hindi dapat gawin ng isang tao o individual ay okay na okay sa lugar na ito. Sagana sa pagkain, sa kalangitan ay umuulan ng keso at ang pagiging ganida ay ang siyang numero uno na karir sa lugar na ito. Sino naman ang aayaw sa lugar na walang batas, walang kahit na ano, sariling trip mo ang gawa mo. Ang Baymany. Ang malalamat na lugar na ito ay ang lugar kung saan matatagpuan ang inumin ng kabataan. Bukod sa hindi ka tatanda, ay malamang nayayamang ka pa ng todo-todo. Dahil sa Baymany, walang katapusan ang yaman ng mga tao. Ayon sa alamat na ito daw ay natagpuan mismo ng mananakop na si Juan Ponce de Leon. Ito ay dahil sa paghahanap niya sa Florida. Sana all, Team Pabata. Ang Valhalla. Kung napanood ang pelikula na ang Mad Max at ang mga sumisigaw na mga alagad nito ng Valhalla, ito malamang ang tinutukoy nila. Ito ay ang bersyon ng langit ng mga Vikings, mga Katinagalog. Sa lugar na ito, lahat ng pumapanaw na mandirigma at mga bathala ay buhay na buhay. Sa lugar na ito, araw-araw ay kailangan makipaglaban sa mga higante at pagkatapos ng matinding bakbakan ay ihahain sa inyo ang isang malalangit na uri ng baboy ramo at kayo ay mag-iinuman hanggang sa kaumagahan. Saka naman lalaban muli sa mga higante at diretso uli sa kainan at inuman. Kasama niyong mamumuhay ang mga afam na mga bathala. Ang Avalon. Ang lugar na ito ay ang kinahantungan ng haring si Arthur bago pa ito ay pumanaw. Sa lugar ding ito, ipinanday ang sikat na espada ng Excalibur. Ayon sa Avalon lamang matatagpuan ang pinakamasarap na mansanas. Ayon pa sa ibang kasulatan na si Jesucristo daw nang mabuhay ng muli ay pumunta sa Avalon kasama si Joseph ng Arimathea, ang taong nagbigay ng libingan ni Jesus sa kanya. Malamang na masarap talaga ang mansanas. Ang Shangri-La. Matatagpuan ang alamat na ito sa kapatagan ng Himalayas, sa lugar na ito na palagian daw na masaya. Nakatago ito sa kaguluhan ng mundo. Ayon sa alamat na ang mga taong makakatagpo nito ay hindi magiging immortal. Ngunit ito naman ay maiging hahaba ang buhay. Sa sobrang popular na kwento ng Shangri-La ay nang taong 1938 ay nagpadala pa ang mga Nazi ng ekspedisyon upang ito ay hanapin. At
Duterte naman na ito ay hindi naman nila natagpuan. Ang City of Caesars. Isinalarawan ang lugar na ito bilang lugar kung saan bumabaha ng ginto at diamante. Ang matindi sa syudad na ito ay may piling panahon lamang na ito ay makikita. Ayon sa kwento na matatagpuan ang lugar na ito sa pagitan ng dalawang bundok. Ang bundok ng ginto at ang bundok ng diamante. Ang East. Ang isa-isang mitikal o mahiwagang syudad na naitayo sa Brittany na kalauna naman ay nilamon ng karagatan. Ito ay dahil medyo mababa ang lugar ng gradlon na pinagtayuan ito. Itinayo ito sa gradlon ng haring si Carnaloy sa kahilingan ng kanyang anak na prinsesa na si Dahut na siya namang minahal ang karagatan. Kaya nabuo ang tinagurian ng pinakamagandang syudad sa buong mundo. Malas lang na ang prinsesa ay talaga namang pilya. Kaya naman ang lugar na ito ay laging may parting pang matanda kasama na ang gawaing malalaswa. Mga katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.